Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si SK Beng Maximo at ito ang Taguig Daily Report. Para po sa araw na ito, May 5, 2020, pag-uusapan po natin ay ang ating community markets, Taguig Amelioration Program kasama ang Social Amelioration Program at ang ating COVID updates. Para po talakayin ang mga ito, kasama po natin ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin E. Salamat, Konsehala Beng. Ang pamalalunsod ng Taguig ay nakipagtulungan sa ating mga barangay upang magkaroon ng mga community markets. Bukod po sa Taguig Mobile Market na umiikot na sa inyong mga barangay, mayroon na din po tayong mga community markets upang makapaghatid ng mga masusustansyang pagkain sa mga residenteng nais mamili ng mga gulay, prutas at iba pang pagkain. Ito ay nagsisimula sa ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon o hanggang sa maubos ang mga paninda. Ngayong araw po ay nagkaroon ng mga community markets sa Barangay Hagunoy at Barangay Western Bikutan. Abangan lamang po sa ating I Love Taguig page ang schedule ng mga susunod pa nating mga community markets. Para naman po sa ating Taguig Amelioration Program o TAP, tayo po ay nakapagbigay na sa Barangay San Miguel, Barangay Fort Bonifacio, at Barangay Tuktukan. Kasalukuyan na rin pong nag-iikot ang mga kawani ng pamahalang lungsod sa iba't ibang barangay para sa TAP, hangad ng Taguig City Government na maipamahagi ang TAP sa lahat ng pamilya hanggang Mayo 15. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang pagdidistribute ng SAP sa iba't ibang barangay sa Taguig. Para naman sa ating mga updates sa mga violations, as of May 4, 2020, violation of RA 11332 and Article 151 of RPC or Revised Penal Code, may isa pong nahuli. Sa curfew for minors, 20. Violation of ECQ and for filing, 71. Meron pong total na 92. Update din po sa ating barangay-based testing as of May 4, 2020. 306 persons have been tested for the second round of barangay-based testing for COVID-19. 238 po yung na-test during the first round. Kaya ang total number po ng na-test ay 544. Update naman po sa ating mga cases sa siyudad ng Taguig as of May 4, 2020. Confirmed, 252. Recovered, 28. Died, 16. Suspect, 1,287. Yan po ang ating daily update sa araw na ito. At sa siyudad ng Taguig, kami po ay nakikiusap, tayo po ay patuloy na sumunod sa guidelines ng enhanced community quarantine at sa protocol ng social distancing. Dito po sa Taguig, tayo ay patuloy na magtulungan, tayo ay patuloy na magbayanihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Consul Darwin Igay. Maraming salamat rin po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa Taguig Daily Report. Para po sa latest updates at information patungkol sa COVID-19, maaari lamang po na bisitahin niyo ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya pumunta po sa website ng www.taguiginfo.com. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po sa Taguig, patuloy po tayong magbayanihan.